Hi! Good morning mga meme! This is Rico Mori and welcome back to my channel! At isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat ha mga meme! It's a brand new day because it's Thursday again ha mga meme! At bukas nga po ay Biyernes na naman! Kaya ngayon po mga meme ay may share ako sa inyo isang namang napaka-powerful na ritual na maaari po nating gawin ngayong araw ng Biyernes ha mga meme! Bukas gawin niyo po ito kasi ito po ay napaka-inam na ginagawa kapag ka-Biyernes! Yan mga meme, ito po ang ating ritual ng pagki-cleanse ng ating mga sarili ha mga meme. Kung kayo po lagi na lamang bagang parang pakiramdam nyo kay olats na olats, yung lagi na lamang pakiramdam nyo kay lagi na lang minamalas, at kung kayo lagi na lamang parang bagang sinusunda na lamang ng mga misfortune na yan sa buhay, mainam po mga meme kung kayo po ay mag-cleanse ng inyong mga sarili ha mga meme, yung mga katawan nyo po baga. Kasi balay nyo, kasi baka naman ang mga negatibong enerhiya ay lumanit na dyan sa inyong mga katawan. Lumanit, yung lumanit. Yung lumanit, yung mike, parang nagmantsa na. Parang tumatak na doon sa balat nyo yung kamalasan. Parang hindi na matanggal-tanggal kung hindi nyo kukuskus at lilibagin. Inay ko po. Parang nanigas na yung negatibong enerhiya sa balat mo. Inay. Pwes, yan ay kukontrahin natin ha mga meme. Kasi ngayon po may gagawin tayo napaka-inam na ritual para dyan. Para lang at mga negatibong enerhiya na yan ay matanggal natin sa ating mga katawan. Kaya yan po ang ituturo natin ngayon. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano ang ritual na ito ay panoor nyo lamang po ang video kong ito. Pero kung kayo bago pa lamang po dito sa channel ko ha mga meme, at kung kayo napadaan lang po dito, kayo po'y huwag nang mahihiya. Basta't kayo po'y mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para updated naman po lagi kayo kapag may mga bago na tayong uploads. Kasi dito ngayong 2021, talagang mag-share pa tayo ng lahat ng mga bago at super powerful na mga ritual na pampaswerte na maaari makapagpabago sa mga buhay ninyo. At dito, tatawa ka na, suswertihit ka pa. O, go! So for today's video mga meme ay may share na naman po ako sa inyo isang napaka-powerful na ritual na pwede po natin gamitin pang cleanse sa ating mga katawan. Kung kayo po halimbawa mga meme talaga namang dinagasa ng lahat ng mga kamalasan at lahat ng misfortune sa buhay ay nitong nagdaan na taon na 2020, baka po'y meron pang natitirang nakalanit dyan sa inyong mga katawan. Kaya yan po'y dapat ay tanggalin pa rin natin ha mga meme. Kasi yan po'y napakahirap tanggalin yung mga negatibong enerhiya na yan. Lalong-lalo na kapag kayon po'y talagang inugatan na dyan sa inyong mga katawan. Ibigay ko po, meron palang ganun. O ba, opo ha mga meme. Kasi yung para bagang yan mga negativity sa inyong mga sarili. Yan, halimbawa kayo po'y may mga napakatatagal ng mga galit sa mundo. Yung may mga, kayo may mga hinanakit sa mga kung sino-sinong tao. Halimbawa kayo lahat punong-puno ng galit, inggit, yung mga poot. Naku, Pus Mariosa, talagang mga salita, talagang poot. Yung baga talagang kayo talagang pinupugigi ng lahat ng mga kasamaan sa inyong mga budhi. Inay ko po. Yan yung mga nakakatakot na mga meme ha. Yan yung mga nakakatakot na mga negatibong enerhiya na maaaring nakalukob na sa inyo. Kaya kayo po hindi talaga dinadaluyan ng lahat ng kaswertihan. Kahit ano pong gawin yung gawin papapaswerte, talagang hindi kayo talaga suswertihan kapag kaganyan po. Kayo talagang punong-puno ng galit, poot at yung hinanakit. Talagang Sus Mariose. Kumbagay, ayaw nyo pakawalan, ayaw nyo i-release. Kumbagay, ayaw nyo pang mag-move on. Sus Mariose na may katatagal na yung mga... Are you crazy? Sama ng loob na yan. Nako, pagtatanggalin nyo na po yan ha mga meme. Kasi yan po ang unang-unang kumokontra sa ating pag-asenso sa inyong kaswertihan ha mga meme. Nako po. Kaya ngayon nga mga meme ay may i-share ako sa inyong isang napaka-powerful na ritual para matanggal natin at makontra ang lahat ng mga negatibong yan. Nako po, Mariose. Yan mga meme. So without further ado ay umpisahan na po natin ito. Dito po sa ritual na ito ay makakailanganin po tayong mga sangka. Pero ito naman po ay simpleng-simple lamang naman po. Talagang ito po ay madaling-madali nyo lang makukuha ha mga meme. Kaya kayo huwag nang magreklamo. So kasi baka sabihin nyo na may wala naman akong ganun. Wala naman akong ganun. Wala naman akong ganun. Sorry. Walang ganun ha mga meme. Kung kayo po ay gusto nyo talagang gumawa itong ritual ha mga meme, atikain nyo naman ha mga meme. So ayun na nga po ha mga meme. Without further ado ay umpisahan na po natin ito. Itong ritual na ito ay gagawin natin ngayong araw ng Biyernes ha mga meme. Bukas kasi ngayon po Thursday pa lamang. Kaya kayo mag-prepare na. Kunin nyo na po ang mga sangkap na sasabihin ko sa inyo at ihanda nyo na para bukas ay gagawin nyo na lang po ito ha mga meme. Mainam po kasi itong ginagawa tuwing araw ng Martes at Biyernes ha mga meme.
umaga po. Pagkagagawa po kayo ng mga gantong ritual na pampaswerte o mga pangontra, mainit na po itong ginagawa ito yung umaga. Yung papasikat pa lang po ang araw ha, para talagang ma-activate ang power niya. So ito, ano ba ang mga sangkap natin dito? Ito po. So ayun na nga po, kasi nga po yung gagawa tayo ng ritual na pangontra. Ito po yung panglilinis natin sa ating mga katawan. Ito po ay ating ipampapaligo ha mga meme. So kakailangan natin ang mga sangkap na ito. Ito po. Kayo po ay kumuha lamang ng ito, ang ating napaka-powerful talaga naman. Nako, proven na proven ko na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanglad, mga meme. Inay ko po, talagang ito naman yung tanglad. Opo, kasi alam niyo po ba na ang tanglad po ay napaka-inam na pangontra. Kasi ito po yung mga kapamilya ng mga luya. Yung mga tanglad, mga salay. Ito po yun, ha mga meme. Kasi alam niyo po yung mga gantong, ang mga aroma ito, sobrang talagang napakatatapang, ay napaka-powerful po niyang pangontra sa lahat ng mga negatibong enerhiya na maaring magbigay sa inyo ng mga kamalasan. Kung kayo po yung makakatikha ng luyang itim, inako, napaka-powerful noon ha mga meme. Yan yung ating ibinilag noon last year ha mga meme. Mag-atikha po kayo ng luyang itim. Yung mga luyang dilaw ay napaka-powerful din yan ha mga meme. Magtanim po kayo niyan sa harapan ng inyong bakuran. At isa pa ito ha mga meme, ang ating tanglad. Ito po yung napaka-inam na itinatanim sa ating mga bakuran. Dahil napakarami pong mga pambihirang katangian ng puno ng tanglad ha mga meme. Lalo-lalo na kapag ito po yung nakabuhay kayo sa inyong mga bakuran at sa inyong mga tahanan. Ito po yung napaka-inam ha mga meme, kung ito po yung aalagaan nyo at mabubuhay ninyo sa loob ng inyong mga bakuran. Alam nyo ba mga meme na kapag kayo po ay nagtanim ng mga puno ng tanglad o itong tanglad mismo ha mga meme, tuwing mahal na araw, yan, ganito po. Tuturuan kayo ng isang napaka-inam na ritual ha mga meme. Kayo po'y kumuha lamang po ng puno ng tanglad ha mga meme. Kapag mahal na araw po, yung pong halimbawa ay mga Huwebes Santo, Miyerkules Santo, yung mga ganyan, yung mga Biyernes Santo, kayo po'y magtanim po ng tanglad sa inyong mga bakuran. At yan po'y buhayin ninyo ha mga meme, payabungin ninyo, yung palaguin ninyo ha mga meme, pero wag na wag nyo po siyang kukunan ng dahon ha mga meme. At alam nyo, in no time, after 1 year, yan po'y mamumulaklak ha mga meme. At alam nyo ba na kapag kayo po ay binulaklakan ng puno ng tanglad, inako po sus Mariosep, grabe grabing kaswertihan ang maidudulot nito sa inyo mga meme ha. Pero kung sa iyo sus Mariosep, parang nahihirap ata magpabulaklak ng ano, ng tanglad, edi lagyan ata natin ng humic, ano ba yun, yung panglagay sa mga orchids. Kasi ngayon marami pong nabibili ata yung mga humic ba yun? Humus. Humicus? Ano ba tawag doon? Basta yung binibentang powder na pampabulaklak daw ng mga roses, mga orchids, sus Mariosep, eh baka pwede yun dito sa tanglad. Kasi alam niyo po ba mga meme, na kapag ang mga puno ng tanglad ay namulaklak na, nako, napakaswerte po niyan ha mga meme. Kunin niyo agad-agad ang mga bulaklak ng tanglad at yan po itago ninyo sa inyong mga wallet o mga bag. Dahil alam niyo po ba, yan ay napakainam na pampaswerte, lalong-lalo na kung kayo po yung may mga negosyo. Ganun? Eh, saan ba nakukuha yung bulaklak ng tanglad na yan? Eh, hindi nyo ha sa puno ng tanglad. Maulit-ulit ako mga meme. Sorry. Sabi ko sa inyo, kayo po yung magtanim ng tanglad, pabulaklakin ninyo. At kapag kayo namulaklak na, kunin nyo siya sa araw ng mahal na araw, yung Biyernes Santo mismo. Kasi napakainam po niyang gawing pampaswetet. Nakapaka-powerful niyan ha mga meme. Naku po. Pero alam niyo po ba mga meme na tayo'y napagkalooban na naman ni Manong, yung ating supplier ng mga sangkap baga. Eto nga, at tayo meron dito na naman. O ay dyan, ang ating bulaklak ng tanglad. Ha mga meme, at siya po ay nag-o-offer din sa atin ito. Kung kayo po yung gusto nyo pong makaatikhan ng mga ganito, ang mga bulaklak ng tanglad, ha mga meme, ayan po ang bulaklak ng tanglad. Tignan nyo mabuti, may ko po, si Mariosep. Keep it mga meme, si Mariosep, makaatikha kayo dito. Naku, talagang napaka-powerful kasi ng bulaklak ng tanglad. Kasi alam nyo po ba, nung ito po'y binigyan ito ni Manong, talagang binigay po kasi sa akin ito ni Manong eh. Naku po, eh talagang dumagasa na naman ang kaswertihan. Naku po, hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano yung dumating sa akin, mga meme. Kasi baka kayo naman po ay mahamit na naman, inay ko po. Basta kung kayo po ay gusto nyo po maka-order nito ha mga meme, i-PM nyo lamang po ako. Kasi meron na nga po tayong supplier nito, si Manong nga. Ito naman po'y parang tulong lang naman na po natin sa kanya ha mga meme. Kung kayo po gusto nyo maka-order nito itong mga bulaklak ng tanglad, pwede po
kayo magsabi sa akin, mag-PM ko kayo sa akin at mag-order kayo, ha, mga meme. At kayo'y padadalhan ko dyan. Kahit bansan ko kayo lupalop ng mundo na andoon. Pero wag lang po muna abroad, ha, mga meme. Hindi tayo nagsipapaship ng abroad. Kasi medyo parang mahirap yung magpadala ng mga ganito. Yung mga bulabulaklak daw, eh. Talagang hinuhod. Kasi nga ngayon, eh, mahigpit na daw po ang protocol. Ang lalo sa mga pagkain at yung mga ganito mga spices, ha, mga meme. Kasi ako po mayroong isang subscriber na magpapadala nga sa akin ng mga spices galing pong Malaysia. Eh, talagang parang hinold daw ata. Eh, ko po, eh, di sayang naman. Yung regalo sa akin ni Madam. Si Madam, ano bang pangalan nito? Na, si Madam Abdul, ano ba to? Si basta si Madam. Nakalimutan. Oh, yun po. Yan, ha, mga meme. Kung kayo po gusto nyo po maka-order ng mga bulaklak ng tanglad, sus mag-yosef, yung mga talagang legit, ha, mga meme. Baka naman na makuha yung mga bulaklak ng tanglad ay yung mga peking bulaklak ng tanglad. Sus mag-yosef naman. Eh, kayo po yung mag-PM lang sa akin para doon sa mga bulaklak ng tanglad na talagang legit na legit, ha, mga meme. O yan, i-PM nyo lamang po ako, mga meme, ha, para po malaman ninyo kung ano po yung details natin sa pag-ship ng mga bulaklak na ito. Yan, mga meme, kapag ako pinakakuha nyo, talagang itago nyo, keep it, mga meme, talagang ilagay nyo po sa mga bulsa ninyo, mga pitaka ninyo, lalong-lalo na po kung kayo po yung may mga negosyo at makikita nyo, talaga naman kayo dadagasin talaga ng mas marami pang mga benta at talagang lalakas ang mga negosyo ninyo. Inay ko po. Pero ito hindi lang po sa mga negosyo, ha, mga meme. Basta ito po yung napakainam na pampaswerte kasi ito po yung pera. Pera po ang ina-attract nito. Magiging mas magaan ang pangpasok ng pera sa inyo, ha, mga meme. Kahit wala po kayong mga negosyo, basta kayo po yung may tinatagong ganito sa mga wallet o mga pitaka ninyo. Talaga pinakita ko na nga. Sumariyosef naman. Yan. Kayo po yung mag-PM lang sa akin, ha, mga meme, kung gusto nyo rin po maka-order ng mga bulaklak ng tanglad. Yan, mga meme. So, let's proceed, ha, mga meme. Napa-segue na naman po at medyo napahaba naman yung palakas ko. Baka marami lang po mag-alit dyan yun kasi may mga nag-iintay daw po mga taxi. Yan, mga meme. Kayo po'y kumuha lamang po ng mga puno ng tanglad. Kahit yung ganito karami lamang po, kayo po'y makakabili lamang po ng ganito sa palengke, ha, mga meme. Ito naman po'y murumura lamang. 10 piso lamang po yung ganito karami. Yan. Pagkatapos po, ito po'y ating bubuhulin, ha, mga meme. Yan, ganyan po. Igaganyan nyo lamang po siya. Pipigayin nyo siya para lumabas po yung katas niya. Kung bagay, dudurug-durugin nyo siya, pipigayin nyo siyang ganyan, ha, mga meme. Ganito po ang tamang paggamit ng tanglad. Gaganyan-ganyan ninyo po muna ang mga ano. Kasi yan po'y fresh pa yan. Lalo-lalo na kapag ka-fresh po yan. Mga meme, pagkaganyan nyo, parang pipigay nyo, yan o, talagang lalabas yung aroma niya. Yan, pagkaganyan na, igaganyan nyo po siya, ha, mga meme. Tapos ito po, ibubuhulin nyo po, ha, mga meme. Yan, buhulin nyo lang ng ganyan, o. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ayan, o, ganyan. Tapos yan, nakaganyan na. Isuksok nyo lamang po ito, itong dulong ito. Isusuksok nyo lamang po siya dyan, sa dulo, ha, mga meme. So ayun, suksok nyo lang lahat yung lahat ng dulo. Yan, tapos yan, oh, ganito, higitin nyo lamang po siyang ganun. Oh, yan, oh, diba ka, ang ganda. At tignan nyo, nangangamoy na siya kasi pinilipit po natin kasi siya eh. Yung bagay parang pinigano natin, siya mag-a-activate na yung aroma niya. Kumbaga eh, mag-i-infuse na yung kanyang aroma. Yan, oh. Tignan nyo, ang bango talaga. O kahit yung pong ganito, mabango-mabango pa rin po ito. Pagkatapos po ito po, ipakukuluan na natin, ha, mga meme. Kukuha po kayo ng isang kaserola, ha, mga meme. Tamang-tama lang naman po, ha, mga meme. Na pampaligo ninyo kasi nga ngayon talaga namang parang pirit ko na ako'y nasa bagyo. Talagang pag umaga, napakalamig ng tubig, ha, mga meme. Talagang kailangan pa talaga magpakulot, tubig. Kaya ko pa, naubos na yung gasol, eh. Sa kapainit. Kasi kung hindi naman ako'y magpapainit, sobrang lamig ngayon ng tubig. Inay ko po, eh talagang sisip-unin ka. Diba? Ayun. Pagkatapos, pakuluan nyo po to, ha, mga meme. Ito. Pakukulaan nyo lamang po to kasama po ng ito po, so star anise. Kayo po'y kumuha po ng star anise, ha, mga meme. Nako, kayo po'y mag-atikha ng star anise kasi ito po'y gamitin ganibiting talaga. Yan. Kumuha lang po kayo ng ganyan. Wala naman pong bilang, kahit konti lang po. Pero mainam po kung kayo po'y gagamit ng mga 7 piraso o 8 na piraso, ha, mga meme. Yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O yan. 7 pieces of. Kasi alam niyo po ba, kahit isang piraso lang ito, napakalakas ng aroma nito ang mga star anise yan. Kumuha lang po kayo ng 7 pirasong star anise at ito po yung ibulong ninyo sa kaserola. Pakuluan po ninyo. Pagkatapos po ay kumuha po din kayo ng isang lemon. Yan, mga meme. Ito po yung balakin ninyo. Hiwain ninyo. Yan, tapos pigain nyo ganyan. Pigain nyo, tapos isama nyo doon. Pakuluan nyo. Pagkatapos po, dyan ay di kumukulong na, yung bumubula-bula na. Pagkayan po'y kumukulong na, mga meme, ay pwede na po siyang hanguin. At bago nyo hanguin yan, ay kumuha po muna kayo ng asin, ha, mga meme. Isang dakot na asin. Kumuha po kayo isang dakot na asin na ganyan. Pagkatapos po, yan ay inyong ilagay dyan. Tapos yan po ay ritualan ninyo, dasalan ninyo. Dasalan nyo siya ng isang ama namin, saka isang sumasampalataya. Tapos,
i-activate nyo. Yan, pagkatapos mga meme, di kayo po nakapag ano na, nakapag kus-kus-kus na, nakapag libag-libag na kayo, di ba? Yan po ang gagamitin yung panghuling banlaw, ha mga meme? Yung pong nasa kasirolang yun. Ibanto nyo lamang po yun sa isang timbang tubig, tapos yun po ang pagiging pambanlaw ninyo, ha mga meme? Para ang lahat ng mga negatibong enerhiya na yun talagang mawawala, talagang mababanish na yan, ha mga meme? Ganun po. Pero bago yun ha mga meme, yun po muna iriritualan ninyo. Pagkalagay nyo po ng asin na ganyan doon sa tubig, yan po ay dasalan ninyo. Gawin nyo pong parang hilingan nyo siya. Kumbaga i-manifest nyo ng power ng dasal ninyo ha mga meme. Ito po muna ay alayan nyo ng konti panalangin ha mga meme. Ito po ay dasalan ninyo. Halimbawa, yung intention baga ninyo, ilahad ninyo dyan. Ibigay nyo po yan yung mga minimithimithi ninyo. Halimbawa, sabihin nyo sa kanya na basta hilingin nyo lamang po na ang tubig na ito ay gawing banal at tanggalin lahat ang mga negatibong enerhiya na nakakapit sa katawan ko. Ito'y maging proteksyon ko para ako hindi nakapitan at balikan pa ng lahat ng mga negatibong enerhiya na yan. Tanggalin lahat ang mga kamalasan, lahat ng mga sakit-sakit, yung mga karamdaman, lahat ng mga misfortune sa buhay ay putulin na at tanggalin na sa inyong mga katawan, ha mga meme. Yan, hilingin nyo yan mga meme. Kumbaga ipaganahin nyo yung law of attraction ninyo, ha mga meme. I-claim na ninyo, kumbaga yung affirmation ninyo na lahat ng mga negatibong enerhiya yan ay matatanggal at mahuhugasan yan sa katawan ninyo, ha mga meme. Ganun po. So pagkatapos yun po, ibuhos nun yung ganyan, ha mga may ibuhos nun ng ibuhos, pagkatapos hindi tapos na. So yun, yun na nga, pagkatapos itapos na, di hayaan nyo lamang po siyang tumiktik sa buong katawan ninyo, ha mga may mula ulo hanggang paa, patiktikin nyo lamang yung ganyan. Tapos iwag nyo munang pupunasan, ha mga may hayaan nyo po doon lang muna kayo, magpaganyan-ganyan muna kayo sa siya. Magpatuyo-tuyo muna kayo, pagka medyo, yung parang natik-tik-tik-tik na yung mga, ano, tubig-tubig, eh pwede na kayong lumabas. Huwag niyo po punasa para talagang ma-absorb ng katawan ninyo yung lahat ng mga power ng mga sangkap natin, ha mga meme. Pagkatapos yun, magbihis na po kayo, yun, at makikita nyo, mararamdaman nyo yan. Buong araw talagang napakaalwa ng pakaramdam nyo, talagang napakagaan ang pagdaloy ng lahat ng mga kaswerte sa inyo. Nako, Mari Joseph, lagi kong ginagawa yan, ha mga meme, kapag araw ng Biyernes. Yan ha mga meme, ito po'y subukan yung gawin, lalong-lalo pa po bukas ha mga meme, Biyernes na naman. Napakainap po ginagawa ito kapag ganyan mga araw, tuwing araw ng Martes at Biyernes. Yan, subukan nyo pong gawin yan ha mga meme, para man po kayo mahimasmasan na, Mari Joseph, sa lahat ng mga kamalasan na yan. Naman ha, ayun ang petsa na, 2021 na. Kontrahin na natin lahat yan at tanggalin na natin yan sa ating mga katawan, ang lahat ng mga negatibong enerhiya na nagdudulot sa atin nga ng mga kamalasan. Pero disclaimer po ha mga meme, kapag gagawin nyo po ang mga ritual ito, dapat po talaga kayo sampalataya, naniniwala po kayo na talaga po ito'y e-epekto sa inyo ha mga meme. Huwag nyo po itong gagawin ako, nyo po yung mga nagdududa-duda pa ha mga meme. Baka naman ito'y gagawin nyo lamang po para masubukan lang ang power nito. Eh huwag po ganun. Dapat po kayo talagang naniniwala at talagang taimtim ang inyong pananampalataya. Kayo po'y manalangin dito ha mga meme, para ang lahat ng mga negatibong enerhiya na talagang mawala na sa inyong mga katawan. Yan mga meme, Jesus Mari Joseph. O so yun ha mga meme, at sabi ko nga sa inyo, kung kayo gusto nyo po maka-order itong ating mga bulaklak ng tanglad, ay pwede na po kayo mag-DM sa akin ngayon, kasi meron na po tayo ngayong supplier nito. O so with that mga meme, sana po yung may napulot na naman kayo mga bagong idea at kalaman sa pagtuklas na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga meme.